Inampun agad ang ng partido ni Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si Mayor Sara Duterte Carpio bilang kanilang vice presidential candidate sa 2022 elections. Idineklara ng Partido Federal ng Pilipinas na adopted nito si Mayor Inday Sara ilang minuto matapos siyang magharap ng kandidatura kahapon sa pagka-vice-presidente sa ilalim ng Lakas CMD. Walang nominadong kandidato sa pagka-vice president ang Partido Federal, kaya binigyan ng laya si Marcos na mamili ng gusto niyang vice presidential candidate. Nauna nang sinabi ni dating Senator Marcos na umaasa siyang magiging running mate ang presidential daughter. Sa kaugnay na balita, iniatras nga ni Senator Christopher Bongo ang kanyang pagkandidatong vice-presidente sa 2022 elections. Sa halip na vice president, presidente na ang tatakbuhan ni Senator Go sa ilalim ng Partido Federalismo ng dugo ng dakilang samahan at hindi na sa PDP laban Kusi Wing. Sinamahan ni Pangulong Duterte si Senator Go sa tanggapan ng COMELEC para sa withdrawal ng kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente kahapon araw ng Sabado. Itinaas pa ni Pangulong Duterte ang kamay ni Senator Go pagkatapos ng proseso ng withdrawal ng Certificate of Candidacy. Ayon sa Senador, tuloy ang tunay na pagsiservisyo, malasakit at pagbabago sa pagtakbo niyang Pangulo sa eleksyon sa Mayo sa layuning ipagpatuloy ang mga sinimulan ng Administrasyong Duterte. Inaasahan namang babalik si Pangulong Duterte sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila bukas araw ng Lunes para maghain ng kanyang kandidatura sa pagka-vice-presidente sa 2022 elections. Kung maghaharap si Pangulong Duterte ng kandidatura sa pagka-vice president, posibleng maglaban sila ng anak niyang si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na kandidatong vice-presidente ng Lakas CMD. Bakit hindi ako pwedeng magsuporta kay Marco? Ganon rin kay Pacquiao at sa iba. So talagang hindi niyo po susuportahan si Marcos at ang susuportahan niyo po ay si Senator Go. Malinaw po yun. Tama. Tama si Senator Go. Ni minsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako. Wala kayong narinig. Kaya okay maniwala niya ng papagamit. Kailanman hindi kami hindi ako nagsalita na may susuportahan ako. Si Marcos o si Pac, wala yan sila. So talagang hindi nyo po susuportahan si Marcos at ang susuportahan nyo po ay si Senator Go. Malinaw po yun. Tama. Tama si Senator Go. Ni minsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako. Wala kayong narinig. Kaya okay maniwala niya ng papagamit. Kailanman hindi ako nagsalita na may susuportahan ako. Si Marcos o si Pac, wala yan sila. Kinakausap ko lang po respeto. Eh, gusto ako makausap. Si Bongbong pumunta yan dito sa Malacca kasama yung asawa. Kinausap ko. Pero I never gave a commitment na magsuporta ako sa kanila. Sa basta politika, ayaw kong pag-usapan. Itong kay Pacquiao, sabi niya, niyaya ko siya. Matagal na siya naghingi ng audience dahil nga may sabihin siya sa akin. Yung nakita kami, sabi ko siya kausapin ko. Para diretsahan, sabi ko sa kanya, sabi niya na magsama tayo for the sake of Mindanao. Sabi ko, I'm sorry, I cannot support you. Hindi yung pinatawag ko siya. Bakit ko siya patawag tapos bitawag ko siya na paglabas niya sa opisina ko, wala siyang madalang salita na maganda. Kundi na hindi talaga ako magsuporta sa kanya. Hindi rin ako magsuporta kay Marcos. Wala ako. Basta tapos bitawag ko siya na paglabas niya sa opisina ko, wala siyang madalang salita na maganda. Kundi na hindi talaga ako magsuporta sa kanya.
Hindi rin ako magsuporta kay Marcos. Bakit ko siya patawag tapos bitawag ko siya na paglabas niya sa opisina ko, wala siyang madalang salita na maganda, kundi na hindi talaga ako magsuporta sa kanya. Hindi rin ako magsuporta kay Marcos. Wala ako. Basta ako kay Bong. Niloko nila. Nakita mo naman ang nangyari, ang takbo ng panahon. Wala naman kaming sinabi o si Bong o ako. Basta sabi niya, tatakbo siya. Eh, matagal na. Eh. File na nga eh. Kampanya na. Pero yung sabi na na pinaikot ako, tignan natin na sabi ko, magkikilang ako ng ilang oras lang. Malaman na nila kung sino umikot. Hindi ako nagpapaikot. Alam mo, Baron, hindi ako maging presidente ng Pilipinas. Pinaikot lang ako ng tao. Hindi ako loko-loko. Tignan mo lang, sabi ko. Hingi lang ako ng oras. Ilang oras lang. Magkaalaman. So yung nagpapakalat po ng isang vlogger ng fake news na dinidiktahan lang daw kayo ni Senator Go, ano masasabi niyo ho doon? Napaka-kawawa mo naman kung didiktahan lang ako ng isang kasama ko na ano, dito sa trabaho. Dinidiktahan, ako ang magdikta sa kanya. Kaya so, sabi niya, ano, tatakbo si Inday. Pag-withdraw na lang siya, ayaw na niya. Sabi ko, bakit gano'n? Nag-umpisa ka na. Dito, tumakbo ka na lang ng presidente. Oh. Eh, gano'n lang pala ang gagawin sa'yo. O di, kasahan na. So, kayo po talaga mismo ang nagsabing tumakbo kang presidente kay Senator Go? Kayo po talaga. Umiiyak si Bong. Apo. Sabi ko, huwag kang umiyak. Sabi ko, bakit ka iiyak? Mayroon bukas ang presidente. Tumakbo ka. Bakit ka iiyak dyan sa dahil lang anak ko sumingit bigla? Hindi naman, wala kaming nilaro. Diminsan, anong sinabi? Wala kaming sinabi. Basta gusto lang nila, sabi na ginagamit ako. But that is their opinion. And I respect it. Pero sabi ko nga, I'm just asking for a few more hours. At masasabi ko na kung ano ang talagang totoo. Sa kampanya, sabihin ko kung bakit hindi ako pwedeng magsuporta kay Marcos. A few more hours. Masasabi ko na kung ano ang talagang totoo. Sa kampanya, sabihin ko kung bakit hindi ako pwedeng magsuporta kay Marcos. Tama. Ganun rin kay Pacquiao at sa iba. So talagang hindi niyo po susuportahan si Marcos at ang susuportahan niyo po ay si Senator Go? Niminsan wala kayong narinig na mag-Marcos ako.